Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo o ipakita sa inyo kung paano ang pagluluto ng masarap na sumanmuron ng Leyte. Sa paggawa po ng sumanmuron, meron po siyang dalawang flavor. Pero bago po tayo mag-umpisa, kung bago kayo sa aking channel, huwag lamang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon po, narito po yung mga ingredient ng sumanmuron. Para po sa white muron, gagamit po tayo ng 1 cup glutinous rice flour, 1 cup rice flour, at 1 cup white sugar. Siyempre po, itong ating gata, unang tiga ng gata o coconut cream. Gagamit po tayo ng 1 cup and a half na kakang gata. Para naman po sa chocolate muron, gagamit po tayo ng 1 cup glutinous rice flour, ganun din po ah, 1 cup rice flour, gagamit po tayo ng cocoa, 1/3 cup, ganun din po ang gata, 1 cup and a half na coconut cream o unang piga ng gata, brown sugar, 1 cup and 1/4 cups na brown sugar. At ito pong ating pang flavor. Gagamit po ako ng almond kasi po meron pa po ako na almond. Pero ang original po nito, mani. Pero nasa inyo naman po iyon, pwede ang mani. Talaga pong pwede ang mani. Almond at yung kasoy. Okay, umpisahan na po natin ang paggawa ng white flavor. Okay, salain po muna natin para maganda yung ating kinis ng muron. Hindi pa po bukas yung aking kalana. Tinitimpla ko lang po. Nun din po yung gagawin natin sa glutinous. Ngayon, matapos po nating salain yung glutinous at yung rice flour, lalagay po natin tong sugar. Mix lang po natin. Ngayon po, liligay na po natin yung gata. 1 cup and a half na gata. Ito pong gata kung mapapansin nyo po ay medyo po siya buo-buo kasi po galing sa rep. Nasa freezer po ito Ayan, haluin po muna natin hanggang sa mag-mix lahat. Ayan, okay na po ito. Ngayon po, bubuksan na po natin ang kalan sa medium to low heat. Ayan, ngayon po, hahaluin lang po natin to hanggang sa kumunat. Huwag po natin titigilan ng halo. Ayan, okay. Ayan, kung napansin nyo po ay kumukunat na po, pero tuloy pa din po yung ating paghahalo hanggang maging smooth at makunat na po siya. Pagka po siya medyo nag-o-oil na, luto na po yun. Ayan. Ayan. Pagka po ganyang nangingintab na po siya at nag-o-oil na po, okay na po ito. Patayin ko na po ang ating apoy. At isusunod ko na po yung chocolate muron. Okay, ngayon po sa chocolate muron, ganun din po ang ating proseso. Salain din po ang glutinous rice at ang rice flour. Ayan, parehas lang po.
Ayan, ang rice flour, ganun din po. Ang sugar. Itong ating kokwa. Ang almond. Ayan, mas masarap po talaga yung maraming almond o maraming mani para po meron kayong nangunguya. Ayan. Mix lang po natin mabuti. Ang ating 1.5 cup na gata. Ayan ba. Ayan. Mix lang po natin ulit hanggang sa maghalo na po talaga sila bago natin buksan yung ating apoy. Ayan. Ayan, mix na po itong ating chocolate flavor. Ngayon po, kamukha din po kang Nina, parehas din po, bubuksan po natin sa medium to low heat yung ating apoy. Ayan, huwag po nating titigilan ulit ng halo, kamukha kanina sa white flavor. Ito po, haluin natin hanggang sa pumunat. Okay? Ayan, okay na po itong ating chocolate moron. Papatayin ko na po ang ating apoy at umpisahan na po natin ang pagbabalot. Okay, umpisahan na po natin ang pagbabalot. Ito pong dahon, dinarang ko lang po ito sa apoy. Ayan. Ayan, ganito lang po yung gawin nating pagbabalot. White moron muna po yung ating unahin. Ganyan lang po. Ayan, ganyan lang po. Isusunod po natin ng brown. Ayan. Ilalapa din po natin. Ganyan lang po. Medyo lang po natin bilog-bilugin. Ayan. Ganyan lang po. Tapos, tatalian lang po natin yung magkabilang dulo. Kung ano po ang gusto nyong panali, pwede po. Ayan. Tatali din po natin ng kabilang dulo. Ayan, ganyan lang po. Medyo puputulan natin yung dulo para mas maganda. Ayan, kahit po anong panali, pwede po, ito po sa, ginamit ko po ito sa murkon. Cooking wire po ito. Pwede po mag-init kayo ng dahon. Pwede din po. Ayan, ganyan lang po. Okay, tatapusin ko lang pong baluting lahat to at magbabalik ako. Okay, tapos ko na pong balutin. Kung napansin nyo po, meron po akong balot na maliliit. Malalaki po kasi itong gawa ko. Medyo po nabitin tayo sa white. Kaya ito po ay puro chocolate.
Okay, steam na po natin. Ayan, ngayon po, i-steam na po natin. I-steam po natin to ng 30 minutes sa medium heat. Ayan, balikan po natin to after 30 minutes. Okay, sa medium heat lang po yung ating apoy. Ngayon, after 30 minutes, ayan, ang bango-bango. Medyo din po akin ang napalamig. Okay, hanguin na po natin. Ayan, buksan na po natin na medyo malamig na po ng bahagya. Tingnan natin. Ayan, tingnan nyo naman, no? Napakaganda. Tingnan po natin. Ayan, napakakunat. Ayan, tingnan nyo. Napakaganda ng chocolate sa loob. Okay, ngayon po, tikima na po tayo. Ito na pong titikman ko itong chocolate flavor, maliit-liit. Tikman na po natin. Talaga po masarap. Lasang-lasa po yung kokwa, tamang-tama po yung tamis, saka po yung almond. Lasang-lasa po, kahit po ito yung ilagay nyo mani, talaga pong masarap. O, paano? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutan mag-like. And don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po at isa na namang napakasarap na kakanin tong ating niluto ngayon. Babus!